Hinamon ni Pangulong Duterte ang Senado na kaltasan ang budget ng mga ahensya ng gobyerno at gawin pang zero ang budget ng Office of the President. Sa gitna ito ng patuloy na bangayan ng Pangulo at Senado dahil sa isinasagawang imbestigasyon tungkol sa overpriced umanong mga medical supplies na binili ng gobyerno. Sabi ni Senate President Tito Sotto, wala raw ganitong pakay ang Senado na naunang nag-apruba sa budget ng Office of the President. Nakatutok si Ivan Mayrina. To keep you updated, may paribago na namang yugto ang banggaan ni Pangulong Rodrigo Duterte at ng Senado dahil sa nagpapatuloy na imbestigasyon sa umano'y maanomalyang family deal. Hinamon ng Pangulo ang mga senador na may kapangyarihang mag-apruba ng budget ng pamahalaan. You threaten the budget of different agencies of the executive because the officials refused to attend to your hearings. Ito yung mga pang-abuso talaga itong masabi ko sa gobyerno pag demokrasya. Subukan mo. Reduce it by 1/3. I challenge you. Huwag kang magtakot. Gawin mo. O zero budget mo ang Office of the President. Sige nga. Gawin mo daw. Bakit? Abot ba yung impera ninyo kung hindi magdaan sa akin? Eh, kung hindi ako mag-release, tit for tat, kala nyo kayo lang marunong. Sinabi ito ng Pangulo kahit nauna nang inaprubahan ng Senado ang budget ng Office of the President. Sabi ni Senate President Tito Sotto, wala raw ganitong agenda ang Senado. Baka naman na, nabigyan na naman nila ng maling impormasyon ng Presidente. Eh, sumusunod lang kami sa laman ng Konstitusyon. Eh, ang power ng Senado ay nanggagaling sa Konstitusyon. Hindi namin gawa-gawa yun. Muli na may ginit ng Pangulo na walang anomalya sa naging deal ng gobyerno sa Pharmaly. Sang-ayon nga raw siya sa panawagan ng Philippine College of Physicians na agad na parusahan ang mga sangkot sa katiwalian, kung meron man. File cases is the right way to go. Stop using this issue in aid of election. Problema kasi sa Senate natin, trying hard maghanap ng mga isyo na may nangungurakot o kaya may nakakapera. But up to now, the committee has not really built a case out of the numerous hearings they have conducted. Sinisika pa namin makuha ang panig ng Senado kaugnay nito. Ang magandang balita naman sa laban kontra COVID, ang inihatid ni vaccine czar Carlito Galvez Jr. Nasa mahigit 38 million doses na ang supply ng bakuna ngayon sa bansa at may mga paparating pa. Special mention ng Pangulong Japan at Amerika sa milyong-milyong dosang bakunang donasyong ipinadala sa pamamagitan ng COVAX facility. Mahigpit na bilhin ng Pangulo kahit maganda ng supply. Huwag pa rin maging choosy. Ang sinabi ko kay Secretary Galvez, haluin lahat. Ihalo yung karton per karton. O dito, itapon isa. O so dito, wag kayong mamili. Kasi talagang ito namang lahat bakuna. Okay to. Target taasan sa 1.5 million doses ang target na maitrok kada araw sa buong bansa ay kay vaccine czar Carlito Galvez Jr. Target mabakunahan ng 50 million sa ating eligible population sa bansa bago magpasko. At sa hanay naman ng mga healthcare worker at mga vulnerable population tulad ng nakatatanda at mga may sakit, balak simula ng third dose sa kalagitnaan ng Nobyembre hanggang sa Disyembre. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 Oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.